Natin yung monkeypox na naman. Ano ba talaga? Nasaan na siya? Meron na ba tayo dito? At tayo ba'y dapat nang mag-alala? Doc Bev? Wala pa po tayong kaso ng monkeypox sa Pilipinas, no? So ngayon po, patuloy po siyang iniimbestigahan all over the world dahil nalaman po na meron pong mga bansa na usually wala pong monkeypox na nagkaroon po, no? So hindi po ito usual kasi dati confined lang po siya sa few endemic countries. So ngayon, dahil po nakita to na mas kumakalat sa karamihan ng Europe at US, nag-alarma po, no, ang WHO sa ating lahat na posible po itong makita na rin, no, sa mga ibang bansa na hindi endemic. Paano ang gagawin ng ng DOH para kasi hindi po ba ang unang-unang dapat asikasuhin para hindi ho kumalat yan dito ay magsara ng borders, tama ba? Or hindi naman magsara, bantayan ang ating borders. So part po yun, no, ng ating four-door strategy. Actually, marami tayong natutunan during the pandemic na dati po siguro mga nasa health sector lang po yung may alam. Pero dahil sa COVID, lahat tayo halos alam na natin, no? So yun po yung four-door strategy na same, no, ginamit natin for COVID and it applicable for other infectious diseases. Basically, yung first door na tinatawag po natin is bawasan po natin from the point of origin. So ito yung sinasabi nyo, may posibilidad ba na hindi tayo tatanggap, no, ng mga tao galing sa ibang bansa. As of this time, no, hindi po siya recommended action for now, pero lagi naman namin sinasabi, no, things can change depending on recommendations and evidence. So pwede po siyang magbago, no, but at this point, hindi pa po. Then yung second part doon is preventing entry. So granted, no, nandiyan na yung mga tao, is to make sure na sa border natin, ito yung door 2, no, na nasiscreen natin sila. And we're happy to note na nag-umpisa na po ang ating Bureau of Quarantine kasama ng mga ahensya, no, in the ports na nagsiscreen sila. So yung mga may sintomas. Pero ko, no, mahalaga na maintindihan natin na yung umpisa ng sakit ay parang usual na trangkaso din, no? So, sipon, ubo, 'di ba? Or parang nanghihina, may lagnat. Pero hindi natin nakikita yung mga nakita natin kanina sa screen, no? Yung mga butlig-butlig, no? It doesn't come out very first day, no? It actually comes out after a few days, after your fever is out. So, ibig din po sabihin, hindi siya ganun kabilis, no, ma-screen out sa ating mga borders. So, best effort yung mga tao natin sa mga ports, pero hindi siya 100%, no. Tapos nakikita, alam din natin yung mga butlig-butlig, mas makikita siya, no, sa mukha, sa kamay, sa paa, no. So, kung nasa paa, nakasapatos, hindi rin naman mabilis siyang makita, no. So, may mga ganong challenges. And then, syempre, yung third door na natin is yung point of care. Tapos, yung fourth door natin is yung healthcare system. So, ngayon, ang mga preparations natin is kanina, no, nakausap na natin yung mga regional offices natin, mga epidemiology units ng mga probinsya at mga munisipyo. Bukas naman, no, mga healthcare workers, medyo magre-review lang tayo. Ito mga napag-aralan namin sa medical school, pero hindi natin siya nakikita usually. Kaya hindi rin po nagpa-practice, no? Hindi po walang practice yung mga doctor natin, mga healthcare workers natin sa pag-screen nito. So this week is really around preparation of everyone on what to do in case, no, they start seeing this and how to have what we call a higher level of suspicion. Sabihin, kailangan i-consider for certain types of patients. Oh, Doc, yung nakikita natin sa screen, ano, medyo nangangati ako, tsaka puro bata itong na pinapakita natin. Bata ba talaga tinatamaan, Doc? Hindi naman po actually, no, kahit anong edad, pwede po. Typically, yung sa ngayon, mas nakikita nila among those who are possibly immunocompromised. So, ibig sabihin, pag may mga comorbidities po kayo na hindi po masyadong manage, no, mas malaki yung chance na pwedeng meron kayo kasi, pero kung malakas yung resistensya niyo, no, hindi siya lalabas. For certain population groups also,
mas nakikita siya. So, yun lang po, hindi siya parang COVID, no? Kumbaga na lahat tayo on heightened alert. Sabi nga ng mga experts namin kanina, importante, no? Kung i-compare mo at this point in time, siguro mas dapat pa tayo lahat mag-alala sa COVID. Pero naka-standby tayo ngayon for monkeypox. Pero for regular public, mas mag-ingat pa tayo sa COVID. Doc Bev, may special ba na kumbaga quarantine area, paghahanda para sa quarantine areas? Dahil iba yung presentation nitong monkeypox, di po ba? Kumbaga sa lesions, sa mga, kumbaga doon sa liquid, doon sa sugat, doon nagtatransmit, di ba? So meron bang special or additional step na ginagawa sa mga quarantine facilities para paghandaan ito? Ngayon po, ang klaro is at least no within Metro Manila, syempre yung primary infectious disease center natin is yung RITM. So may mga nakahandang isolation facility doon, pero sa lahat naman ng ating tertiary hospitals, typical po na may isolation facility. At yung good news lang din po dito sa monkeypox, yung level po no na magiging or chance na maging seryoso yung kaso ay mas maliit, di ba? Mm-hmm. So ibig po sabihin acceptable po no yung isolation sa bahay lalo na kung wala pong comorbidities, no? So hindi naman special case of isolation yung kailangan mangyari, pero at least no we're preparing for the first few cases that we have. The level 3 hospitals, particularly the DOH hospitals, are ready to cater to the patients. Mayroon ba tayong gamot na pwedeng inumin para mapigilan natin na mahawa sa ganyan? Naalala nyo, Attorney Mike, Doc Bev, nung una yung COVID, di ba nagkaroon ng shortage doon sa mga paracetamol? Di ba? Nagbilihan lahat ng mga tao na thinking na para hindi ako magka-COVID, iinuman ko na to ng sandamukal na paracetamol. Oo, na gamot. Nakikita mo ba, Doc Bev, na ganyan ang mangyayari sakali na wag naman sana na pumasok yung monkeypox dito sa atin? So meron pong mga, so typically dahil sinabi ko nga po na may mga sintomas siya no, na non-specific for monkeypox, minsan hindi mo pa siya alam, no? So malamang magkakalagnat ka, ganyan. So yung mga pang pa-relieve ng symptoms, ma'am, yes, kakailanganin natin yun, no? So it would be good, meron kang part yan ng medicine kit mo sa bahay or sa bag mo. But for the specific drug, so just know that the monkeypox is a virus, no? So ang sinasabi dito ay self-limiting siya, no? So pwede ka naman talagang gumaling, no? After 2 to 3 weeks period, di ba? Actually, parang COVID siya, di ba? Mm-hmm. Pero may chance lang nga na may worsen, no? So kung may comorbidities ka or may conditions ka, you will likely need some help, no, from antiviral medications. But generally, you can actually escape it, no? Ibig sabihin, pwede kang mag-overcome nung sakit na yon. So ngayon po, no, the medicines that are being recommended for it are actually not available locally, no? So wala pong FDA drugs related to the antiviral medications that are being recommended. So we are working on possible, say, donations. That's the fastest, working with our partners from abroad. And then, syempre, procurement. No? So yun naman ay paghahanda lang in any case. And then, most of the gamot kasi na kailangan is tanatawag nating supportive. So kung may nagnat ka, so kailangan, kung yung sugat, nagkaroon ng infection, so antibiotic lang siya, di ba? So hindi siya directly tinatarget yung monkeypox virus, no? Kasi self-limiting siya. Gagaling ka rin naman talaga. Hmm. Doc Bev, I understand merong bakuna pa against monkeypox, no? Pero it's not widely available. Dapat na bang ikonsidera ng gobyerno na bilang paghahanda? Sumasama na naman ang aking dapat pa ikonsidera ng gobyerno yung paghahanda, no? Pag-advance order nitong mga bakuna na ito, kasi kapag kumalat yan at biglang dumami, baka hindi natin kayanin kung wala tayong sapat na bakuna na paghahanda para dyan. So definitely that's part of the planning that's ongoing now. Isa lang po, no, yung available na bakuna na
for specifically for this condition. So, syempre inaayos pa rin ngayon, no? Kasi buong mundo yung nag-expect from them, di ba? Ang pinaka, I think, importante ngayon na reassurance natin sa lahat, hindi din to parang COVID, no? Na nirequire natin lahat na mabakunahan. Even at this point in time, pinag-uusapan amongst the experts sa WHO, kung ano lang yung mga specific groups ng tao lang. So very, very high risk for to get it, no, or to be exposed, yung likely who are going to be needed to be vaccinated. So example, no, certain people who handle these animals, di ba, or yung mga nasa ports. No? So hindi lahat ng tao kinakailangan. And that's really because of the nature ng pagkakahawa nitong virus na to. So, but rest assured, no, we are working on securing these commodities and para to make sure na kung kakailanganin na mas karamihan ng tao yung magkakailangan ng bakuna, it will be available. Pero at this point in time, the recommendation is really very, very limited.